Supply of rice in world market is getting tight after rice exporting countries like India and Vietnam restrict in trading the product outside their country. President Ferdinand Marcos Jr. already announced the plan to import rice. I'm thinking about the national supply for rice because iniimport lahat ng Indonesia, nagsara ang Vietnam, maghahanap na naman tayo ng bagong India, nagsara. Pero I think I can make a deal with India. Baka meron tayong mapag-usapan doon. Everybody is preparing for El Nino. Lahat ng Southeast Asia, sabay-sabay ng bibilihan. Kaya nininervyos ako, tataas na naman ang presyo kahit na mag-import tayo. Rosendo so optimistic sa mga industriya ng agrikultura projects that the price of rice in the country would increase by 2 to 4 pesos per kilogram. Dahil konti ang ani, susunod yan sa international price. Pero kung marami ang ani na natin, makikita natin na magdidictate ng presyo is yung local price. So noted that rice importation should only be limited to the demand. Kung lalo magpapasok ang Pilipinas ng volume na import, maniwala ka, lalong sisipa yung presyo ng international price kung nagsabi ang Pilipinas na mag-import ako. So, lalong tataas yan. The Federation of Free Farmers said, though the rice importation is already liberalized with the rice tariffication law, importers are still weighing the government strategy. The question is how the government will do the importation since the mandate of the National Food Authority is limited to local procurement. When the private sector finds out that the government will import and probably sell at a low price, lalong hindi mag-i-import yung private sector. Kasi ang mahal lang bilhin nila tapos kalaban nila gobyerno. The Department of Agriculture said that it would boost the local production to reduce in countries' dependence to imported rice. Doon sa bigas naman, pagtaas ng presyo ng bigas, kung yan epekto pa rin ng global ngayon na pagtaas ng presyo ng bigas, yun ang epekto nito. At hindi naman, siguro hindi naman natin masisisi dyan yung pamahalaan. Dahil ito dahil nga diba nag-umpisa tayo na mataas ang presyo ng inputs. So, tumaas ang presyo ng inputs, nagpagalaw ng presyo, lalo na ngayon na tinamaan tayo ng bagyo. DA said that the Interagency Task Force will convene tomorrow to discuss the supply and process of importation. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, we serve the people, we give glory to God.